Nito po lamang unang linggo ng Hulyo, masaya pong ibinalita ng mga tinaguriang economic managers ng pamahalaan ang pagbaba umano ng inflation rate sa Pilipinas nitong buwan ng Hunyo. Sa datos po ng Philippine Statistics Authority o PSA, ito'y naging 5.4% kumpara sa 6.1% inflation rate noong buwan ng Mayo. Alam po naman natin na ang tinaguriang pong inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Kasabay po naman ng paglabas ng impormasyon na ito tungkol sa pagbabanga ng sinasabing inflation rate sa nakalipas po na buwan ng Hunyo ay ang resulta ho naman ng ginawang survey ng Pulse Asia tungkol sa mga nangungunang alalahanin ng mga Pilipino. Ang survey ay ginawa mula June 19 hanggang June 23. Ayon po sa resulta ng survey, ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan ng tao ang numero unong alalahanin ng mga Pilipino. Ito po'y sa lahat ng rehiyon sa buong kapuluan at sa lahat ng estado ng lipunan. Kung pagbabanggain mo ang sinasabi po ng Philippine Statistics Authority o PSA at ang resulta ng Pulse Asia Survey, kahit na bumaba ang inflation rate nitong nagdaang buwan, ramdam pa rin ng mga Pilipino ang hirap ng buhay sa ngayon. Isa nga po sa mga hindi gaanong nabibigyan po ng pansin sa report ng PSA tungkol sa inflation ay ang partikular na pag-aaral sa pagtaas ng presyo ng ating pangunahing pagkain, ang bigas. Kapansin-pansin ang patuloy na pagtaas ng inflation sa bigas mula 2.7% noong Enero, ito ay 3.6% nitong buwan ng Hunyo. Sa kasalukuyan, ang pinakamurang bigas o regular milled rice sa mga palengke sa Metro Manila ay nasa 42 pesos per kilo. Habang ang pinakamahal naman ay umaabot sa 60 pesos per kilo. Ito po ay sa parehong imported at local commercial rice. Ating pong magugunita na noong pong ipinasa ang Rice Tarification Law taong 2019, isa nga po sa mga ipinapangako noon ng batas ay ang benepisyong maibibigay nito sa mga consumers. Sapagkat inaasahan umano na sa pagdagsa ng imported na mga bigas, mas magiging estable ang supply nito at mapapanatili ang abot kayang presyo ng butil para sa mga Pilipinong mamimili. Mukhang hindi ito nangyayari ngayon. Sa panahon po na nagdaang administrasyon, ang naging tugon ng economic managers ng gobyerno sa pagtaas ng inflation ay importasyon. Importasyon hindi po lamang sa bigas, kundi maging manok, baboy at ilang pang produktong agrikultural. Nakapanayam po namin si dating Department of Agriculture Secretary Manny Piñol dito po lamang nagdaang araw ng Huwebes. At ito ang sinabi niya. Pag-usapan natin yung presyo ng bigas na mahal, Ted. Go ahead, hindi sir. Yan puta ng kakulangan ng supply, kundi dahil pinabayaan ng gobyerno yung pagkontrol ng industriya ng bigas sa kamay ng mga traders sa kakartel. So, balikan natin yung RTL. Itong RTL muna. Anong pinangako ng economic managers noong araw? At that time, mga 38 pesos ang presyo ng bigas, nasaan yung 7 pesos na pinaba? Sabi nila gaganda yung income ng ating mga farmers, no? And everybody knows na mali yung RTL. Ang problema lang diyan, marami nakikinabang ngayon, Ted. Yung mga importers, yung cartel, pati yung ating mga official sa gobyerno na sinosolo yung supply ng mga equipment sa rice tarification law. Yung binhi and so on and so forth. Yung mga nakikinabang actually ayaw nang babaguhin yung batas na yan kasi nakikinabang sila. But the truth of the matter is the RTL actually is a one big blunder committed by our economic managers. Inaamin po ni former Secretary Manny Piñol na siya ay umalis sa gabinete dahil sa hindi nila pagkakasundo ng economic managers noon ni Pangulong Duterte sa mga polisiya tungkol sa liberalisasyon ng pag-aangkat ng mga produktong agrikultural.
Ang pulisiyang ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. At ang pulisiyang ito pa rin ang kinokontra ng mga grupong agrikultural tulad ng United Broiler Raisers Association o UBRA. Sa maikling pagpupulong sa Malacanang noong pong Lunes, July 10, ipinaabot umano ni UBRA Chairman Gregorio San Diego mismo kay Pangulong Marcos Jr. ang kanilang pagkabahala sa pagdagsa ng imported na manok kahit na sapat naman ang supply na nanggagaling sa mga lokal na magmamanok. Sa amin pong panayam kay Ginoong San Diego, ito ang wika niya. Sabi ko, Mr. President, sa yung isang interview mo, sabi mo, pag-anuhin mo, palalaguin mo yung small and medium at yan ang ano natin sa job generator natin at saka napakalaki ng contribution sa ekonomiya. Sabi ko sa kanya, pero sa agri-sector, sabi ko, Mr. President, yan ang nawawala. Dahil sabi ko, over-importation, sabi ko gano'n sa kanya. Eh sabi niya, eh hindi, kailangan natin mag-import eh. Eh sabi ko, sir, sa broiler, hindi natin kailangan sobra-sobra production natin. Kasi dati-dati, ang justification nila sa importation to augment the local supply dahil may pagkulang daw. Eh sabi ko nga, hindi na ganyan ngayon. Yung importation ngayon, replaces local production. Kaya pa-attract yung local production, Ted. Dahil ito na, sobrang dagsaan namin imported. Para din sa kaalaman mo, Ted, at saka sa mga taga-subaybay mo, ang mismong dato ng DA, itong taon na ito, ang magiging inventory natin ng broiler, 110 days. Halos apat na buwan yan, Ted, hindi pa kasama yung imported. Eh sabi ko nga, eh bakit pa tayo mag-imported dito? Data nyo na ito, siguro naman nababasa nyo. Eh, ang dami na natin, sobra-sobra tayo, may surplus tayo. Bakit tayo yung nag-import pa na? Palaki na palaki pa rin. Ang tinutukoy po na datos ni Ginoong San Diego na galing sa Department of Agriculture ay nagsasabi nga na ang kasalukuyang pong surplus ng lokal na produksyon at supply ng manok sa Pilipinas ay aabot ng higit 3 buwan. Subalit, sa datos mismo din po ng Agriculture Department, lumilitaw na ang total imports ng manok mula Enero hanggang Hunyo ngayon taon ay umaabot na sa higit na 212,811,000 kilograms o katumbas ng 212,811 metric tons. Kahit na nga sobra-sobra ang supply ng lokal na manok. Sa bumabahang supply ng manok, bakit mataas pa rin ang presyo nito sa palengke na umaabot nga ng higit 200 piso per kilo? Gayong ang farm gate price ng locally produced broiler chicken ay nasa average na 109 pesos lamang per kilo. Sadyang unti-unting pinapatay ang industriya ng lokal na manukan habang hindi ho naman nakikinabang ang mga mamimili sa sinasabing oversupply ng produkto. Bakit hindi gumagana ang ibinabanderang tsuriya ng mga ekonomista na ang tawag ay Law of Supply and Demand? Sapagkat ngayon, malinaw pong sangkater ba ang supply, subalit mababa naman ang demand sa manok pero mataas pa rin ang presyo. Isama na natin ang usapin ng asukal kung saan mariin din pong tinututulan ng lokal na mga sugar producers ang malawakang pag-aangkat ng asukal. Naglabas po ng panibagong sugar order para nga sa 150,000 metric tons ng asukal para umano pandagdag na naman sa supply nito sa merkado. Datapwat ang pinayagan noon na kontrobersyal na sugar order number 6 na nagpahintulot sa importasyon ng 440,000 metric tons ay nagsasabing higit sa kalahati nito ay dapat daw para sa buffer stock ng bansa. Ang ikinakatwiran din sa madamihang importasyon na ito ay para masiguro ang abot kamay na presyo ng asukal sa mga palengke at supermarket. Mga kapatid, bumaba ba ang presyo ng asukal? Hindi. Higit pa rin po 100 piso per kilo ang presyo nito ngayon sa merkado.
Maliwanag po na hindi napakikinggan ang tinig ng mga Pilipinong nasa sektor ng agrikultura. Ang nagahari ngayon ay ang mga umano'y matatalinong economic managers ng gobyerno na siya ho namang mas pinakikinggan ng ating Pangulo. Nang dahil po sa rice tariffication law ay naipasa sa pagtutulak po ng mga economic managers na ito at mga negosyanteng nakaupo sa Kongreso. Ang butil na siyang pangunahing pagkain ng mga Pilipino ay nasa kamay at pagpapasya ngayon ng mga negosyante. Ito rin po ang tahasang sinasabi ni dating DA Secretary Manny Piñol. Nasaan na yung murang bigas? Nasaan na yung sinasabi nilang protection sa ating mga magsasaka? Opo, hindi. At right now, nakikinabang dyan, yung mga importers. Tignan ninyo kung sino yung mga malalaking importers. And you will see familiar names. Yes, these sir. Are big names involved in politics. And these are the decision makers. So bakit nila babaguhin yung isang bagay na nakikinabang sila? Ayan ang masakit na katotohanan, Ted. Yung kapakanan ng ating mga Filipino consumers, yung ating mga Filipino farmers actually, had been relegated to the backseat in favor of the interest of the powers that be, yung mga gumagawa ng policies, gumagawa ng mga batas, sila nakikinabang. Matatanda mo din nung araw, nung active pa ang NFA, may 27 pesos na bigas. May 38 pesos na bigas. Ngayon may makikita ka ba? Wala ka na makikita. 40, 50, 60 yung bigas ngayon. At walang kontrol ng gobyerno. So yun ang sinasabi ko na huwag na tayong magmaang-maangan pa. Kaya nila pinapaganda yung kwento doon sa RTL sapagkat nakikinabang sila. But you ask the Filipino consumers, nakakabili pa ba kayo ng murang bigas? The answer is obvious, hindi. Isang taon na po sa poder ang kasalukuyang administrasyon. At isang taon na rin po bilang Agriculture Secretary si Pangulong Marcos Jr. Malinaw ho naman na kung ano ang naging tugon ng nakaraang administrasyon sa usapin po ng inflation ay siya rin pong paraan ngayon ng administrasyon ni Marcos Jr. Importasyon. Ngayon po na kanilang ibinabandera ang slogan po ng gobyernong ito na Bagong Pilipinas. Ito ang aming simpleng tanong. Paano magkakaroon ng pagbabago kung yun at yun pa rin ang ginagawa mo? Bagong Pilipinas? Saan? Sa alin? Think about it. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.